Kailangan naka-load eh. Ay, hindi siya naglo-load. Maluwag na tong belt. Kaya ganun. Laging open nakalagay eh. Baka ako ay dyan na tumimba. Baka hindi mabanti yung maluwag yung belt. Maluwag. May gasaw. Dapat load. Open lang po. Angat mo yan. Nag-open. Nag-open. Kailangan nakaangat kasi yan. Nababasa yan. Hindi na naangat siya. Bala. Papaltan natin ang ano ito. Mukha natin palitan ng belt. Mega sound. MS mega sound. Kapag ng belt. Pag lumabas yan, hindi na ulit babasa yan. Hindi na ulit niya may angat eh. Kaklose na. Okay. Tingnan muna natin. Yan ang belt yung kulay black na yan. Ah. Nakakaanta yan. Malapit na tayo lumigo. Adjust natin ng konti. Pa-atras. Para humigpit yung belt. Para humigpit yung belt. So, bali ang ginawa natin dito ay in-adjust natin ng konti. So, pwede nating butasan yan yung pinaka-tornilyohan yan na dalawa. So, maliit lang. Para may adjust natin kahit konti. Tapos pinalitan natin ang belt. Kunti lang yung pagkakaiba ng belt na nailagay natin. Dapat kasi mas maliit. So ito nga pala isang mega sound na tatak ng DVD player. At hindi siya gaanong kilala pero isa ito sa madalas na gamitin sa mga video okay. Sa mga video okay machine. So maganda rin siyang tumunog. So, ito lang ang ginawa natin. In-adjust natin yung pulley paatras. Tapos, pinalitan natin ng belt na mas maliit o medyo maliit. Kailangan kasi dito katamtaman lang yung higpit ng belt o yung luwag niya. Hindi siya masyadong maluwag o mahigpit. Para mahatak niya yung plates. So, anday lang talaga dito. Kaya lumalabas o nag-o-open yung pinakalalagyan ng disc o yung plate. Dahil maluwag na yung belt.
So yun lang mga kaibigan, sana ay nakapagbigay ako kahit kunting idea kung paano i-repair ang inyong mga DVD player. Maraming salamat sa panonood at pasuporta ng ating channel. Palike na lang at pasubscribe. Maraming salamat at magandang araw. Pwede na siguro yan, pre? Pwede na? Parang kung pwede na hilaw. Pagtag ka nga. Thank you.